Nag-ooperate daw sa ibang bansa ang mga abusadong online pautang app na grabe kung maningil at sobrang laki ng interes. Kaya ang mga pulis nahihirapang tukuyin ang mga nasa likod nito. Nasa front line ng balitang yan, si Brian Castillo. Nasa 50 biktima ng pananakot at panghaharas ng mga online lending application ang dumulog sa PNP Anti-Cybercrime Group kanina. Nagpapasaklolo na sila dahil sa hindi na raw makatarungan ang paraan ng paniningil. Ang delivery rider na si Alias Anyel, tinakot pa raw na idadawit siya sa illegal na droga matapos siyang madelay sa pagbabayad. Umabot sa higit 60,000 pesos ang utang niya sa app para sa gamutan ng kanyang ama. Naawa po kasi ako sa tatay ko po. Utang ako dahil sa sobrang gipit na po talaga. Kaso ganito po ginagawa na sa amin. Si Alias Sherry naman, buhay pa. Pero pinadalhan na ng kabaong. Ang pangakong hanggang 120 days na malugit para makapagbayad, biglang naging 7 araw. May nauna nag-text sa akin na walang nakukulong sa utang pero may namamatay. Sabi nila, 10,000 lang ang ulo ko. Habang si Elias Paula na OFW sa Singapore, napilitang umuwi ng Pilipinas dahil sa kahihiyan. Ang amo niya raw roon ang sinisingal ng app sa utang niyang 40,000 pesos. Bakit po kasi sila sa amo ko nagpadala? Meron naman akong pamilya dito na dito po yung address ko sa Pinas. Inuna po nila magpadala sa amo ko. Sa paglipana ng online lending apps, aminado ang PNP Anti-Cybercrime Group na magiging mahirap ang pagtukoy sa mga nasa likod ng mga pananakot. Isang kriminal pwede siya mag-create ng 5 account, 5 fictitious account ng isang company. Ganun po ang nangyayari. Baka isa lang yan o dalawa lang ang tao yan na malalaking tao, nag-spread out lang sila. Ayon sa PNP, hindi magiging madali ang paghuli sa mga taong nasa likod ng nagkalat na online lending applications. Lumalabas kasi sa imbestigasyon na posibleng wala dito sa Pilipinas ang mga financier nito. Sa imbestigasyon ng PNP, lumalabas na karamihan sa mga may-ari ng lending apps ay nasa labas ng bansa. Mostly may case kami na ang nangyari ay mga Chinese national sila. So nakita niyo po ang laki ng grupo ng mga yan. So yung mga nahuhuli po natin, mga Pinoy dito, kung sino man ang nandiyan sa mga in-establish nilang business, ay para mga supervisors lang sila dito, caretaker lang sila ng business dito, pero hindi sila ang actual boss. Patuloy ang case build-up at ang pagkalap ng impormasyon ng PNP laban sa mga inireklamong online lending app. Tinutuntun na rin daw ng PNP ang mga posibleng operation hub o sites sa mga ito sa loob ng Pilipinas. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo, News 5. Maging si Pangulong Bongbong Marcos ay nagpaalala na rin sa publiko na mag-ingat sa mga offer na aniyay too good to be true na kadalasan ay scam pala. Sinabi na Pangulo ng matanong kaugnay sa mga naglipa ng mapang-abusong online lenders at mga investment scam. Ayon sa Pangulo, hindi dapat basta-bastang paniwalaan ang mga nangangako ng malaking tubo sa mga investment. Dapat din daw na mag-ingat ang publiko sa mga makabagong teknolohiya na ginagamit ng mga scammer. May mga hakbang na raw ang pamahalaan para pigilan ang mga online scam gaya na lamang ng SIM registration law. We have to be very, very careful and also be aware of the new technologies, of the new ways in which that, we can prevent these kinds of things. But my advice to the public is that when you get the message and there is a deal being presented and it sounds too good to be true, it is. Mga kapatid, Cheryl Cossing po, huwag maging brief at maging una sa lahat para sa tuloy-tuloy na balitaan at karagdagang impormasyon sa mga napapanahong isyu ng lipunan. Tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.